boss. Ang video na ito ay patungkol sa basic troubleshooting. Dito sa video na ito, matututunan nyo yung mga dapat at paano i-check yung e-bike nyo kung sakali mang may problema kayong naranasan. So tara, simulan natin. So, binuksan ko na yung harapan para sa mga i-check nating parts mamaya. So, bago yan, kailangan natin syempre ng screw driver. Basic tools. Saka pinaka-importante, tester. I suggest na kapag mag-e-bike ka o isa kang e-bike user na dapat meron kang tester para sa basic troubleshooting. Ngayon, dalawang cases yung madalas na nababasa ko sa mga groups. Una, totally walang power yung unit. Pangalawa, may power yung unit pero hindi maandar yung motor o yung hub. So yun, kung yung unit natin ay walang power kahit naka-ignition switch. So alam na natin to. Una, i-check muna natin yung battery. Kung isa-select natin sa DC voltage to, tapos yung selector itatapat natin sa mas mataas na value kaysa sa battery mo. Since 60 volts yung battery ko, sumunod sa 20 volts is 200. Kaya tinapat ko siya sa 200. So ito yung battery ko. Tester natin. Kapag naka-digital tester ka, kahit magkabaligtad, okay lang. Pero kung alam mo namang positive sa positive, negative sa negative. So yan, may laman yung o may karga yung battery ko, 64.9 volts. So okay sa battery. Sunod naman na i-check natin is, papakita ko na lang sa inyo ang fuse, kung fuse type yung battery nyo. Ang fuse na ganitong klaseng fuse is visible naman kung open na yung sa gitna. So pumutok na po yung fuse nyo, kailangan nyo na pong palitan. Or kung breaker type naman po, check nyo lang po kung naka-open siya pag red, naka-off pag green. So yun, kapag na-check nyo yun at okay po yung battery, okay yung fuse, doon naman po tayo sa ignition switch. Bihira po masira yung ignition switch, pero maganda na rin po na i-check na rin natin. So problema ng unit natin, walang power. Kahit naka-ignition switch na. Ngayon, nahanapin natin yung ignition switch. Ito po siya. So, yung ignition switch, ito po. Pag sinundan ko ignition switch, ito po. Ang ginawa ko, tinanggal ko siya doon sa harness. Ngayon, ang gagawin natin, ite-tester muna natin siya. Nang wala sa harness. Dito sa tester natin, itatapat natin siya sa continuity diode tester para malaman natin kung okay yung ignition switch natin. Titester natin siya nang wala sa harness. Yan. Sa diode
continuity test, kapag pinag-short mo yung dalawang probe mo, may maririnig kayong tunog, which is short yun, connected yun. So dapat kapag ignition switch on ko yung unit ko, which is ito yun, pag naka-on, nilagay ko yung probe sa dalawang wire, tig-isa sila, nilagay ko yung probe, dapat tutunog siya. Yan. Yan, naririnig nyo. Yan. Kapag may tunog, okay po yung ignition switch nyo. So, balik natin. Yan. So, at this point, na-check mo yung battery okay, yung fuse mo okay, yung breaker mo okay, yung ignition mo okay, dapat pag on mo ng unit mo, may power na siya. So, yan. May power na yung unit mo. Pangalawang case, may power po yung unit ko, kaso ayaw umandar ng motor. Kumpleto po ang ilaw. Nagana po yung signal. Yan, nagana po yung signal. Pero ayaw umandar ng motor ko. May dalawa po tayong parts dito sa harap na i-check. Bago natin masabi kung controller na yung sira ng unit natin or hub or dapat manandalin sa technician. So una, ano yung dalawang yun? Una, yung throttle. Pangalawa, yung brake sensor. So hanapin natin yung connection ng throttle. Habang naka-on yung unit ko, so ito, kung so dito sa unit ko, ito yung throttle. Ito ang aking throttle. Red, black, green. Dito sa throttle, i-test natin siya na naka-on yung unit mo, may power yung unit mo. Kunin mo yung tester. Itatapat natin ulit sa DC. Since yung throttle natin is rated ng 5 volts bababa. So, mas mataas sa 5 volts dapat. 20 volts dito sa tester ko. Paano natin malalaman kung okay yung throttle natin? Una, tignan muna natin kung may supply galing sa controller. Naka-on yung unit natin, ha. Yung red probe sa red, yung black sa black. Titignan natin kung may supply na nanggagaling sa controller papunta dito sa throttle. Black sa black, red sa red. So yan. Sorry. So yan, may reading tayo na 4.38 volts. So, merong supply na 4.38 volts galing sa controller papunta dito sa throttle. Second,
i-test rin natin from black to black, tapos red to green naman. Titignan natin kung magre-respond yung throttle. So dapat kapag pinihit mo yung throttle mo, may reading siya. So yan, kapag may narinig siya na 3 point something volts, okay po yung throttle mo. So na-check na natin yung throttle, which is okay siya. Sunod naman po yung brake sensor switch na nanggagaling po sa may brake lever. So ito po yung sa akin, tinrace ko. Tuturo ko po sa inyo, malalaman nyo kung okay pa ba yung switch ng brake nyo or hindi na. Sa tester po, tatapat po natin sa diode continuity test. Ayan. Tapos kapag nilagay nyo yung probe sa dalawang wire ng brake switch nyo, dapat po wala pong response. Walang response or walang tunog. Magkakaroon lang po ng response o tunog kapag binrake or pinihit ko po yung brake. Yan. Narinig nyo po may tunog. At may response yung tester. Kapag binitawan ko po yung brake, walang response, walang tunog, ibig sabihin okay po yung brake sensor switch nyo. So yun lang po. So yun po mga boss, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung video ko. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko kung bago lang po kayo. At click niyo na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po. Ride safe tayo lagi. Bye!